Good afternoon, everyone. Morning po. Alam nyo talaga, every time that we're standing in front of you, hindi pa rin pa kami makapaniwala na ako magpipreaching yung hapon na to, no? So talaga, pag binigay sa amin yung lesson or yung schedule, talagang sleepless nights yan sa amin. Kaya talaga, we're so blessed and thankful that our pastor is really encouraging us and putting us in a situation that we could be used mightily sa gawain ng Panginoon. Amen? So, I would like to thank our Heavenly Father for giving me the strength to stand in front of you. Kasi po, kung hindi dahil sa Kanya, siguro in-extend na lang namin yung bakasyon namin sa Boracay. Sobrang hirap talaga. So, and at the same time, I would like also to thank our pastor who has given us this privilege na to speak in front of you with the lesson that he created, the message that he prepared for every members of this church. And I'm so thankful and blessed for all the members who come this afternoon to be part of our afternoon service. And with that, let's just recite first ang aking pangako sa Panginoong Jesus. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Amen. So let's open our Bibles in Matthew chapter 25, verse 14 to 18. Matthew chapter 25, verse 14 to 18, and Ephesians chapter 2, verse 10. Okay, so let's read all together. Matthew chapter 25, verse 14. For the kingdom of heaven is a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise, he that had received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth, and he hid his Lord's money. Ephesians chapter 2, verse 10, let's read. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Let's pray. Lord God, we thank you and we praise you for the wonderful day that you have given upon us. Thank you, Lord God, for this time that you're able to ponder upon your word. Thank you for and praying for our pastor, Lord, that you would just bless him and guide him sa dipolog, Panginoon. Keep them safe together with Ate Ellen. Bless also, Lord God, the members of his church as they have an open heart to listen to your word and apply it in their lives, Lord. Help me, Lord, and guide me with your Holy Spirit, Lord, as I preach your word, Lord. Empower me with your strength. And apart from me, Lord God, we can do nothing. Forgive us from our sins in Christ's most precious name. Amen, amen. Please be seated. Actually, I'm so thankful and aligned yung binigay na message ang preaching ng ating pastor, no? Because the title of my message is How to Invest Your Life. Yan. So, how to invest your life. So, actually, kung investment ang pag-uusapan, wala si Ninong Doc nandyan ba? Wala si Ninong Doc, no? So, si Ninong Doc kasi magaling sa investment yan, eh. So, minsan, umuupo ako dyan sa tabi niya, nagpapamentor ako, di ba? Doc, ano nangyayari sa mundo, di ba? This is the best time to invest, what we're going to do. And at the same time, aside from listening to him, di ba? My profession also, aside from being a nurse, is also a financial advisor. So, and at the same time, a manager. So, investment is very crucial in this time, no? Sa buhay natin. Dapat makita natin at ma-realize natin. Kaya that's why the title of my preaching is that, How to Invest Your Life.
Because you know what, in investment, like for example, sa sitwasyon ngayon, no, if you like to invest your money in stock market, you can really make millions. Ang dami talagang yumayaman dyan. Oh, sobrang yumayaman sila. Actually, if you invest lately sa mga internet or mga tawag na technology ng mga businesses, your money will grow really high. Like for example, sa hotjobs.com, in 3 months lang, 217% yung growth ng money. So imagine mo yun, Ma'am Perry, kung meron kang 1 million, tapos tumubo ng 217% in 3 months, diba? So imagine mo, 100% is 1 million, 200% yan, so 3 million yung pera mo, tama? So yun, so if you invested also in 3 months, a net phone would also have an investment growth of 247% in 1 quarter. So that's big. Lalong tumutubo yung pera mo. So imagine mo yung mga mayayaman, lalo na talagang yung mayaman, no? And it is really possible kasi nga si Villar naging tripled yung net worth niya because of his investments, right? So kaya siya yung pinakamayamang Pilipino sa bansa, di ba? And at the same time, if you invest in Red Hat Incorporated, which is a Linux software, 585%. So yung 1 million mo almost naging 6 million. For guys, we're talking about here big businesses. So usually yung minimum investment nila to mga 50 million, 100 million, ganyan mga yan. So nagiging 600 million yung pera mo pag ganito, no? And you've invested in 3 months ago in a company called Capital Group. The return of investment is 632%. Grabe. So almost 7 times fold ang pera mo kapag nag-invest ka dito sa mga kumpanyang to. Some people would always say na, paano ba yan? Kanino kasi binigay yung investment ko? Hindi ako nakinig kay Doc Henry, hindi ako nakinig kay Sir Jabez, di ba? Hindi ako nakinig sa mga internet dyan about cryptocurrency or whatever. But you know what? Today, hindi natin yun pag-uusapan, yung financial investment, okay? So, let's just get rid of it, okay? So yun yung buhay ko for the first consecutive days. Eh. So, I want to talk about you something far more important than that. And that is our life. Di ba you got interested a while ago when I say about money, growing this and that? But dapat mas excited tayo kasi pag-uusapan natin kung paano mismo mag-grow ang buhay ninyo. And being a parent, I think our goal here is that yung mga anak natin, gusto natin yung growth ng ating mga anak. Amen? As a person. And also sa mga young adults here, sa mga teenagers, yun din yun naman yung goal natin eh, kung paano tayo mag-grow sa buhay natin. I think one advantage right now sa mga bata ngayon because of technology, they were so exposed in a lot of things. Parang advanced na nila malalaman yung buhay. Like for example, i-google nila paano pag ma-heartbroken. Google lang, heartbroken, how to respond. You're laughing, ha? Pero nakita ko yung kakilala ko nung umalis yung parent niya papuntang abroad, ni-research. It is okay to cry when parents leave abroad. Sa Google, tinanong. Nakita ko, screenshot ko, parang dinurog ang puso ko. Kasi Google pa yung tinanong. Kaya that's why our pastor made this message because very important na impart sa inyo yung godly principle when it comes to your growth in life. Na hindi nila itatanong sa Google. Amen? But they would lean on to the Word of God. Amen? So you know what? Because you can do 3 things in your life. Number one is, you can waste your life. Tama? You can live a tiresome life, paikot-ikot lang. You can live a structured life. You could live a life na riotous living, like the prodigal son, right? Kinuha niya yung mana ng tatay niya at saka in-enjoy niya na lang.
Right? Inubos na yung pera. Party dito, party dyan, diba? That is life na pwede mong gawin. You will waste your life. I think dami dyan makikita, no? I think last time umatend ako sa lamay ni na Brother Manny, nakita ko doon yung kung paano nasasayang yung buhay, tama Manny, habang bata pa lang sila. If you have one regret, ganun eh. Bata pa lang namatay na yung kapatid mo. Turning 18 years old, diba? May struggle na sa buhay. So that's why here makikita mo talaga na hindi na yung dati parang mabibigla ka, ha? 17 years old, wala nang kwentang buhay. 18 years old, mamamatay na lang bigla nang wala pang nangyayari sa kanya, hindi pa siya nakagraduate. Hey, listen, that is happening right now sa buhay natin. People right now is wasting their life. Second is, you can spend your life. Ito, very, very uso talaga to, yung spend your life. I think na-share ko dito sa inyo a while ago yung mga principle ng mga bata ngayon. Tama? Ano nga yung isang principle na sinasabi nila? YOLO. Anong ibig sabihin po ng YOLO? Tita Ruth? You only live once. Millennial si Tita Ruth, di ba? Ninang, galing talaga ng ninang ko, di ba? So, you only live once. Pag sinagot kayo ng mga anak mo, Ma, YOLO. Yan. So, you only live once. Ibig sabihin yan is that you could spend your life. The advertisers will give you many ways to do that. Di ba? Pag panood mo sa TV, anong kailangan ng shampoo mo? Pag dumaan ka ng billboard, anong kailangan mong damit? Pag pang summer outfit mo sa bandang Guadalupe, bench, di ba? Yun yung mga endorsers nila doon. Oh, medyo magaling ako sa K-pop ngayon, di ba? So, anong mga in-endorser na brand na isang K-pop na ano, na K-drama na ano? Pen shop, oh. So, imagine mo, mauubos yung pera mo doon. Kaka-follow sa mga yon. Sa mga babae, anong kailangan? Hot oil, Reband, diba? Rejoice, dati. Oh. So lahat yun, gagawin mo yun. E imagine mo kung i-follow mo si Heart Evangelista, Ultimo French Fries, Chanel, diba? Hanger, 2,500. So mauubos talaga pera mo, tama? Punta ka ng Paris, you would enjoy life, you will travel, diba? Oh. Bucket list, kailangan mapuntahan ko to, maikot ko to. Yan, you could spend your life. You can do that. You could do that. Kasi nga, that is the way, the second way how you live your life. And the third one is, you can invest in your life. The third one is, you can invest in your life. Invest in your life means that you use it in the way that outlasts it to make a difference for eternity and to live a legacy. Yun bang yung masabi mo na I did this for the glory of God because one day I will see Him in heaven. Amen? And you made an impact to your community, to your family, na kung saan may legacy kang naiwan. Amen? Alam mo, no, very important to yung, ano, yung makita natin, ma-realize natin yung pagiging Kristiyano natin, that we will have an impact sa buhay ng ibang tao. Amen? Makita mo yon na, just to give you an overview, yun nga, sa kasama namin na preacher, si Preacher Richard, diba? The impact that he had for this ministry and for his family, ang laki talaga, tama? Ramdam mo na may legacy siyang iniwan, ramdam mo na may impact siyang naiwan sa family natin, sa bawat isa sa atin dito sa church na to. So you know what? If there's one thing that we have to look forward to later on in our lives, dapat parang ganun. Makita natin yon. The Bible is very clear that you were created to make a contribution. And you were not put on earth just to be a consumer. Diba? Makita mo dapat ikaw ay nag-aambag, nagbibigay, nag-share ng iyong talent, ng treasure, ng iyong time sa ministry. We're put on earth to be a contributor.
We often think mission and ministry is what pastors do, but ministry is for every person. Dapat makita natin at ma-realize natin yan, na yung paglilingkuran sa Panginoon is not just about being a pastor, but also being a part of the ministry is hindi lang gawain ng isang pastor. Gawain ng bawat isa. Gawain ng bawat miyembro ng simbahan na to. Amen? You can let go, and you can give. Diba? We can be soul winners. We can be full-time workers for this church. And at the same time, we can be givers of this church. When you take your talents and abilities, whatever you do good, and when you see it help other people unselfishly, God says that your contribution of life is called a ministry. Alam no, yun yung pinapasalamatan ko sa simbahan na to, no, na kung saan every one of us has equal opportunity to God. Every one of us have equal opportunity for us to serve. Amen? Especially yan, kapag nakikita nyo, pag meron tayong missions conference, diba? Lahat, everyone is well coordinated with each other. This time, nagkakaroon tayo ng soul winning and ugnayan. Everyone is helping with each other, doing its contribution. And at the same time, meron tayong camp, diba? So lahat nagtutulungan. Every one of us work hand in hand. Sabi nga ni Preacher Dante, pag membro ka ng simbahan na to, it is no longer an issue that you will join the camp or not. Because if you are a member of this church, definitely you're gonna join the camp. Because parte ka ng simbahan na to. Amen? You know what? Yun yung parang natin, makikita natin at ma-realize natin na kung saan we enjoy serving the Lord. We do our best in serving Him and doing our part. Jesus says that we're going to give an account on how we live our lives and invested our lives. We will give an account. In Matthew chapter 25 tells us a story on how to prepare the final exam of our life when God evaluates how well are invested our life. And today, I'm going to share with you the 7 principles of life investment from this story. Okay? So guys, medyo hang on po tayo dyan kasi 7 principles po ito. So I'm going to share this with you. I'm going to preach what our pastor prepared this message to you on how this one will help you. You know what? When pastor gave me this lesson, no, I was so ecstatic in a way that I don't know how I'm going to start with it. But you know what? Very timely, I'm so always thankful na galing talaga ng Panginoon na yung binigay niya sa akin ng preaching is definitely for me. So that's why I'm so excited to share it also with you guys, because if you struggle the same experience that I have, this part will be very helpful sa bawat isa. Amen? Kasi every one of us have talaga struggle on what we're going to do with life. Amen? Hindi natin talaga alam eh. Ano ba, sasama ba ako sa rally, 'di ba? Ano bang kategorya akong sasama, 'di ba? Yung mga tao hindi nila alam kung ano yung ano ko, sa isang araw naka-red, isang araw naka-pink, 'di ba? So ganun lang talagang buhay, guys, no? So you know what? You really have to see on where you're going to invest your life. And these 7 principles, I hope that will really help you. Number 1, authorized by God. Authorized by God. 7 principles for investing your life. Number 1 is authorized by God. Principle of God's ownership. We are just a steward in the Lord's vineyard. Wow, this is very powerful. You know what? This must be engraved dapat sa isip, sa puso ng mga kabataan ngayon na kung saan we are only God's steward sa vineyard na pinagkaloob niya sa atin. At sabi dito sa Matthew chapter 25 verse 14,
For the kingdom of heaven is a man traveling into far country who called his own servants and delivered unto them his goods. Sa Tagalog, sabi dito, sapagkat tulad sa isang tao ng paroroon ng ibang lupain ay tinawag ang kaniyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari. Everything I have belongs to whom? God. Di ba yung sinasabi natin, God is still the source. God is our only source. God made it. God owns it all. It was here before you got here. Amen? Alam niyo, dapat yun makita ng mga anak natin, mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, na ang lahat ng yan ay sa Panginoon. A lot of times we think we own things, but we don't really own anything. Amen? You just borrow your life, 60 years old, 70 years old, 80 years old, 90 years old. Sa part ni Manny, 17 years old, turning 18 years old yung kanyang kapatid. That is life. Hiram lang yan. Guys, church, wake up. Baka last camp na natin to. Sumama na tayo. Diba? Who could have tell? Bigay nyo na yung best nyo sa paglilingkuran nyo sa Panginoon because that is only a borrowed thing. And you cannot bring anything when you die. You cannot bring your luxury car. You cannot bring your house and lot. Do you think you can? Actually nga, pag-aagawan pa yan eh. Tama? Oh. At saka pinag-aagawan mo, hindi mo alam, may unang mga aagaw dyan. Tago na lang natin sa pangalang BIR. Tama? Oh. So you don't own anything at all. You cannot bring that to heaven. When you come here, zero, ano nga sabi natin? Nung pinanganak ang alikabok, babalik kang alikabok, di ba? So that is a very open principle na pwede nating matutunan. So everything that you have, your homes, your ambitions, everything that you got is just a loan to you the time that you're alive. Pag sinabing loan, utang lang yan. Tama? So ibig sabihin, that is just temporary. There's this story na kung saan pwede kang pahiramin na isang beach house. Diba? I think last time nakita ko si na Brother Raju nag-outing. Pwede kong pahiram sa'yo yung condo na kung saan merong swimming pool, mag-party kayo dyan. Diba? Enjoy lang. Basta alagaan nyo lang within 3 months. Yung bahay, linisin nyo. Okay lang. I-maintain nyo lang. Definitely, you would grab that, Preacher Raju. Amen? Kasi masaya eh, di ba? Enjoy mo. Tingnan mo, paglabas mo, nasa pool ka na, di ba? You'd enjoy it, di ba? And, you know what? Pagbalik nun, na may-ari, kukunin sa'yo, di ba? Ano mahasasabi mo? Wala na, di ba? Ang bilis lang ng panahon. Akala mo, sa'yo yung bed, sa'yo yung garage, sa'yo yung kitchen, sa'yo yung pool, di ba? Pero labasadi, mawawala lang. Kasi nga, pinahiram lang naman sa'yo eh. 3 buwan eh. Baka naman, Ninong Doc Henry. 3 buwan. Sa Venice. Oh, merong condo yan si Ninong. Meron din yan sa Serendra, di ba? Oh. Pero at the end of the day, it's just pahiram lang sa'yo. You don't own it, right? So same thing with our life. Dapat ma-realize natin na that is just hiram na opportunity na ipinagkaloob sa'yo. That you don't overindulge yourself na kung saan, I'm give my life to this. This is my career. I'm going to give my best shot here. Don't get me wrong, do your best, seek on excellence. But don't make it a point na umiikot na yung buhay mo sa trabaho mo. Don't make it a point na nakalimutan mo na yung pamilya mo. Don't make it a point na hindi ka na naglilingkuran sa Panginoon because you're too busy in life. Well, in fact, ang buhay ay hiram lang.
na later on, you will be discouraged na, ay, ba't ko to ginawa? Kulang pala to. Dapat ito pala yung ginawa ko. You will live a life full of resentment. That's why our pastor is teaching us that your career, your family, your assets, your home, everything belongs to God. Amen? It belongs to God. Jesus made this principle in Matthew chapter 25, verse 14. For the kingdom of heaven is a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. It's not the servants. It's the masters. Dapat doon mo makita at ma-realize na kung saan ang lahat ng yan ay sa Panginoon. When you learn to accept the fact, this truth of life, that everything you have belongs to God, you're not going to worry a whole lot less. Amen? What if darating talaga sa buhay, like for example, this pandemic, talagang nahirapan ka, nawalan ka ng kotse, will that be the end of your life? What if nung pandemic, akala mo ikaw yung may pinakamagandang trabaho, and what happened to you is that nawalan ka ng trabaho, will that be the end of your life? That's why parents, it's very crucial that what you're teaching to your kids. Ano ba talaga ang value nila sa mundong to? Pag hindi ba sila nakapasa, pag hindi ba sila naging honor student, wala nang value yung buhay nila? Is that what you call life? Is that how you define life? Diba? Dapat hindi ganun. Dapat makita natin na everything, our career, everything is for the Lord. When you get ding on your car, you worry about it. You worry about the car ng kapitbahay mo. Tama? Tiningnan mo, ay si Sarasa, nakabili na naman ng panibagong lupa, papatayo na naman ng apartment dyan, lalo na siyang yung mayaman. Tama? Yun talaga yung magkakam up sa mind mo. Parang bibilhin na nila yung buong malibay dito, di ba? But you know what? You don't worry about it because you know that God has something, the best plan para sa buhay mo. You don't think about what other people will use na damit, di ba? Kung branded man yan or hindi branded. Sabi nga, di ba, ng kwento ni Jeff is, Jeff, may bagong release yung ano, yung Kobe, bili ba tayo? Oh, nandito nga tayo eh. Buwan-buwan tayong bumibili dito ng Kobe sa pediatrician natin, di ba? Kobe bakuna, di ba? Di ba? We have different priorities na, di ba? You just worry about your clothes that don't fit. So you realize that God, anyway, He gave it to me and He can take it back, in fact. Tama? Kasi once you will be overindulged on it, mahihirapan ka. The business na meron kayo, Ate Emily, it belongs to the Lord. Kaya dapat not to the point that it will grab your time, effort, and energy in serving the Lord. Because God can just easily take away it. Okay. So number one principle, authorized by God. Number two is allocating or allocation from God. Yan. So number two is allocation from God. The principle of entrusting. Ibig sabihin, in-entrust lang ng Panginoon sa atin yan. In Matthew chapter 25 verse 15, it says there, and unto one, he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Sabi dyan, at isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, ang isa'y 1, bawat isang yaon ay kani-kaniyang kaya at siya'y yumaon sa kaniyang paglalakbay. Ibig sabihin nito, God has given us some unique talents. Every one of us has his own shape, di ba?
our spiritual gifts, di ba? So, ibig sabihin yan, tinuro dyan sa verse na yan is that yung mga talents na binigay ng Panginoon sa atin. Like for example, the talent was amount of money, specifically it's about $1,000. So the master has doled out multiple talents to different people, sizable investment in those days. Today, a talent simply means the natural ability and gifts that God has given to me. Yan. So kumbaga, doon natin makikita ngayon na binigyan tayo ng Panginoon ng mga talento na kung saan we can use it. We can capitalize it. Some of you have musical talents. Some of you have mathematical talents. Tama? We have musica de orchestra. We have yung finance department natin. We have mechanical talents. Meron tayong mga baptoda dito. Diba? Kailangan natin ng maraming drivers. Tama, Sir Dante? Diba? We have here business talents. Maraming tayong mga businessman dito. Some of you have leadership talents. Kaya yung mga edition leaders, nakitaan namin kayo na pwede na kayong maging leader. Kaya napili kayo. Diba? Na maging leader sa edition ninyo. Some of you are good with working with animals. Siyempre, nahunguna dyan. Ang ninong Doc ko, si Doc Wilson Ong, diba? Oh. Some of you here, mga compassionate, diba? Embrace ministry. Yan. So kami po yan, yung mga doktor, yung mga nurses. Diba? Lahat. Every one of us. Meron tayo ditong naglilinis sa church. Meron tayo ditong GTBA na ministry natin nagtuturo sa Akadim. Kaya gusto natin yung Peace Party List, number 53 sa Balota, huwag niyo pong kalimutan. Kasi we want to spread out what we are doing here sa GTBA. Tama, Ma'am Ferry? Diba? We set an example already and we want every churches magkaroon din sila ng ministry katulad ng GTBA. So kung gusto niyo maging part ng GTBA, submit lang po kayo ng resume kay Ma'am Ferry, kay Ma'am Rymel, at saka kay Preacher Jap. Diba? So you know what? You can do a lot of things here in this church. You know what? Sabi nga ng scientists, we have 600 to 800 different talents. Ang dami. And you have probably at least 200 different talents. But the problem is, you don't recognize it. Because they become natural to you. Feeling ko si Doc Jenny may talent talaga yan sa singing eh. Hindi niya lang kasi maramdaman kasi natural na sa kanya na magaling. Nakita niyo naman po yung dalawang anak, 'di ba? Magaling kumanta. Yan, so yun. So natural po talaga 'yon sa kanya na kaya lang hindi niya lang na-recognize eh. Baka daw sabi sa akin sa camp makikita natin yung tinatago niyang talento na 'yon. Okay, so excited ako doon. But they are not natural to others. It's either this uniqueness eh. Uniqueness sa bawat isa. Alam mo sa mga preachers namin napaka-organized yan eh, Preacher Raju. Kaya doon namin makikita na yun talaga gift and talent niya yun eh. Na-structured siya na ganun. So, you would always see na may mga difference yung bawat isa. Some of you, pag magtrabaho, very neat, very malinis, organized. Diba? May mga ganun, talent yun. You don't have the talent katulad ng ibang tao. So, we are unique in every way. In Matthew chapter 25, verse 15, ang sabi dan, and unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another talent, and each according to his ability. First, the amount differs with each individual. Somebody gets 1 talent, somebody gets 2, somebody gets 5. We have been taught all our lives that all men are created equal. Tama?
Pare-parehas ng tao, tayo lang tayo, di ba? Yun yung sinasabi. Pero nakita niyo doon, di ba? In-emphasize na we, yung mga bawat tao, binibigyan ng 5 talent, ng 2 talent. Nakita niyo yun, na-realize niyo yun, di ba? So ibig sabihin nito, church, is that we really have to work out our best na makita natin kung ano ba talaga yung mga talent na meron tayo. Kaya that's why, attend po kayo ng Sunday school natin kasi meron dun topic about discovering your gifts. Tama ba, Preacher Ramil? Oh. Kaya dito sa church, lahat na nakaready na kung paano natin makita yung mga different talents na meron kayo. Kasi pwedeng 3 eh. Like for example, si Ma'am Lucy, singer yan. Nagtuturo pa sa ano, sa children's department. Oh. Ang dami, daming talento. Si Ma'am Ferry, singer din yan. Hindi pa lang niya na-expose. Oh. Part din siya ng finance. Part siya ng GTBA. Diba? So pwedeng ganun. May multi-talented person na mga tao talaga kasi. You could really have to do multitask, no? Alam mo, that's why it's very important. Yung ninong doko, doktor yan, investment master pa yan, oh. Pwede, di ba? Ako, nurse ako, ganun din. Manager ako, financial advisor ako. Nag-aalaga din ako ng hayop ngayon, kasama ko si Doc Wilson, di ba? Nakita ko, ito pala yung gagawin pag may emergency sa aso. Papakainin mo, timpla mo ng tubig na may asukal. O, di ba? You can learn everything eh. Di ba? You could not limit yourself. You just have to learn about it. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, somebody, I gave 5 talents. Di ba? Kita mo, yung iba dyan, magaling mag-play ng instruments. Marunong mag-piano, marunong mag-violin, marunong mag-ukulele. Di ba? Pwedeng singer. Yung mga anak ni Doc Jenny, Doc Joven, multi-talented. Nakita mo naman, di ba? Oh. Kanino ba nagmana yan? Siyempre sa ninong ko, di ba? At saka yung manager nila, yung ninang ko, di ba? So yun. So bumawi ako, Doc, ha? Ayan, oh. Manager si Doc Jenny. Mm-hmm. Pero nagmana sila sa ninong ko. Hindi, just kidding. So you know what? You have to have that kind. O si na John Paul Joshua, di ba? Would have thought na they could have that gift of skills because of their discovering their talent. So, we have to see that by nature, the fact that you live in a free country, you're miles ahead the rest of the world. You are given some privileges, some abilities, some freedom, some opportunities that the world doesn't have. Most of the world die to have opportunities you have. Guys, na sa open yung civilization natin dito, 'di ba? Wala na eh. You have equal opportunity na binibigay sa atin ng pastor. Hindi mo na kailangan mag-aral sa US para maging magaling na singer. Tsaka magaling ng music. Tama, Ma'am Ferry? Alam mo, dati nun, kailangan punta ka sa mga abroad para nandun yung mga school na magaling mag-play ng instrument and all. Di ba, Harriet? Oh, may kakilala tayo sa Cadiz, nag-aral pa siya sa US. Tapos nagbalik din dito sa Pilipinas. Wala naman, di ba? Same lang naman. Oh. Si Harriet, nag-choir director din dito sa Pilipinas. At the same time, nagtatrabaho sa Citibank. Kaya, di ba? Kasi yun yung sinabi ng Panginoon eh, na pwede kang bigyan kita ng maraming talento. You can have multiple opportunities. Ito yung sinasabi dito ng pastor natin, na kung saan we can relearn everything that we want to learn and be part of the ministry. And could be a blessing to others. For the longest time, before ni Julin, si Harriet nag-manage ng ano natin, music ministry. Right? So, ibig sabihin yan, we could do multiple things. Huwag natin ilimit yung mga sarili natin. It's simply a gift from God, an ability that God gave
to you. But everybody gets something. There are no talent people. You say, I don't have any talents. Meron. Kailangan lang natin alamin. Makinig ka sa leader mo sa camp, lalabas ang talent mo. Okay? Ako dati nakinig na ako sa leader ko eh. Pero tinago ko na, hindi nakakatuwa yung talent ko eh. Just kidding. Pag inuulit nga ni Raju, yun ako natatawa din ako eh. Kasi mahirap yun na. Kaya nga, di ba, challenge yourself. Baka may gift kayo dyan. Expose niyo yung mga sarili niyo dyan. Di ba? Oh. Kaya that's why, attend kayo ng camp, ha? Romans chapter 12, verse 6. Having the gifts of offering according to His grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the portion of faith. Amen. Talent is something you don't deserve. You can't brag about it because you didn't earn it. You didn't work for it. You might develop it, but it's simply a gift of God's grace. It is a gift from God. Amen? Pwede mo siyang i-develop. But at the end of the day, it comes from the Lord. Amen? So number three principle is, yes, we're on track, we're on time, accountability. Accountability. In Matthew chapter 25, verse 19, after a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga alipayong yaon at nakipaghusay sa kanila. God expect me to use my talents He gave them to us for a purpose. Accountable tayo dyan pag binigay ng Panginoon sa atin. Yan yung talent na yan. Kaya ikaw, Jaymar, no? If you just keep yourself, katulad dati, with your life na meron ka, and you didn't use it sa gawain ng Panginoon, what do you think would your life be? Amen? Ngayon, nakita mo na ginawa mo yung part mo, nilabas mo yung talent mo sa paggawa ng mga designs, every activity na meron tayo sa church, you keep on improving yourself. You're even growing more. You're doing more what is being expected from you. Diba? Mas lalong ginagalingan mo. Mas lalong binibigay mo yung best mo. He wants us to make the most of our abilities na binigay sa atin. Just like when you look for a financial investment, here's something that worth investing my hard-earned money. In every time that you do an investment, it must grow. Tama? Kung hindi nag-grow yan, ibig sabihin sayang yan. Tama? Imagine mo, if you're still earning the same money, and or if you invest your money on a piggy bank or in a bank, how much interest rate usually does the bank gives you? It's only 3%, 2%, 0.25%, even lower than that, right? But because of inflation, yung dating grocery mo na worth 1,000 dati ng punong-puno, ngayon ano na lang yan? Dalawang malaking Yakult ni Chison at saka ni Kobe. Yun na lang yung value ng 1,000. Tama? Right? So, same thing with us as Christians, as Baptists. We must not put ourselves or limit ourselves on that scenario na kung saan simba, upo, uwi lang tayo. Dapat may ginagawa tayo. Dapat may impact tayo. Dapat nagtatrabaho tayo, kapartner ng ating pastor sa simbahan na to. Amen? Na kung saan, you are a blessing to this ministry. Alam niyo yung mga doktor natin, sina Doc Henry at saka Doc Joven, busy mga yan, lalo na pag-uwian nila dito sa Pilipinas, yan lang yung panahon nila para magpahinga eh. Per what they did, nagiging doktor natin sila dito sa church. Tama? Nagpapakonsulta tayo sa kanila. Well, technically, that's their rest day already eh. Diba? Kasi babalik na naman sila sa trabaho nila. Per look what they're doing. Diba? So that's why, yun yung sinasabi dito na you will be held accountable with a blessing and gift na binigay ng Panginoon sa buhay ninyo. How do you invest it? How do you do it? How do you impart it sa gawain ng Panginoon?
In Romans chapter 14 verse 12, ang sabi dito, so then every one of us shall give account of himself to God. You will give an account to God. Ibig sabihin yan, we will be audited. Tama? Mga nagtatrabaho dito, sino natutuwa sa BIR? Taas ang kamay. Wala, di ba? Alam niyo, nung pumunta kami ng clinic, nag-surprise visit yung BIR sa mga clinic ng mga doktor. Grabe, buti na lang mabilis lang yung mag-text. Nagsara agad ng mga pang-clinic. Hindi na naka-surprise visit eh. Oh, tingnan nyo, BIR pa lang yan. Eh, how much more pag Panginoon? I-audit ka ng Panginoon kung ginawa mo ba yung part mo sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen? Two things are certain in life when you die. It's either you go to heaven or hell. Am I right? You will face God in a judgment seat. You will get audited. You will give on a account. Second, tax. Tama? Kailan namatay si Ferdinand Marcos? O hanggang ngayon, binubungkal pa rin yung BIR. So do you think makakalimutan ng Panginoon na hindi mo ginawa yung part mo sa gawain ng Panginoon, that you would just wasted your talent, time, and energy to Him? Right? You'd always give an account on that. Me, ako ah, personally, nagkamali ako sa filing of my tax. I declared I'm a professional nurse. Well, supposed to be, I'm employed. So dalawa yung naging registration ko sa BIR, employed and professional. The time na hindi ako nagpa-file ng income tax ko as professional nurse, I have penalties. Simula 2006, nung pagpunta ko dito sa Pasay, until the time that I'm trying to fix it, 3 years, 2 years ago, until naayos ko siya by the grace of God. So same thing with our life. You could not get rid of it that you will be audited. Kaya you don't waste your life. Titingnan yan, lalo na yung mga bata dyan. Titingnan ng Panginoon yan if you take your time, your talent in studying, obeying your parents, doing your best for the work for the Lord. Amen? Kaya dapat ganun yung ginagawa natin. Okay? Our goal is to prepare to answer our question when we stand before God and say, I used my talents. I used in the way of helping others. I used them in the way that have an impact in the world. Alam mo, yun talaga yung pinaka, I find value in life, no? Every time that I would always spend and help other people. Alam nyo, pag nagdo-donate ka talaga ng dugo, you take time and effort on it eh. Especially you're giving your blood. So alam mo, believed ako sa mga member ng simbahan na to na nagdo-donate ng mga dugo nila. Because you know what? You'll give an account on that eh. Imagine mo yung dugo mo, dinonate mo sa ibang tao. Am I right? Di ba, Ma'am Cheat? Kung hindi nagdo-donate ng dugo yung mga tao, mga kakilala niyo, members ng church natin, do you think alive pa ba si... Same thing sa kanya dito, family. Di ba? Sa lahat ng mga tinutulungan natin when it comes to blood. So you know what? Everything is accounted, sabi ng Panginoon. Kita mo yun, no? Kaya talaga, it's really an affirming thing, eh. Minsan isipin mo yun, talabangan, kailangan ko ba ito gawin? But you know what? It made an impact to the life of others, eh. Diba, makita mo na, salamat, may nag-donate ng dugo. Diba, what a relief. Makita ng tao, ng member ng simbahan na ito, na yun yung nangyari, nakatulong siya. Ang sarap ng pakiramdam, right? That is the joy that you could not take away for the person of helping other people. Okay, number four. Ano nga number one? Authorized by God. Number two, allocation from God. Number three, accountability. And number four is application. Sabi ng ating pastor, character plus competence is what we need.
Diba? Character and competence. One of the reasons we don't use our talent is that the principle of utilization. Dapat we apply it. O kaya natutunan mo, you attending the church service, you attending the church camp, counselor's meeting, lahat, nagpapamentor ka. What's wrong is that you bury what God gave me to take what God has given and not use it for Him. Hindi mo ginagamit para sa gawain ng Panginoon. Like for example, mga popular, ano dyan, ang mga singers dyan, dati nasa church sila. Tama? Oh, si Whitney Houston, choir member yan. Look what had happened to her life after he's being used and utilized for this world, diba? Anong nangyari sa kanya? Fame, money, ano niya? What is exchange for your life, Aber? Diba? Look what had happened to her. Yun yung sinasabi dito, na kung saan you have to apply things para sa benefit ng gawain ng Panginoon. The first person is doubled his talent. That in Matthew chapter 25 verses 16, it says there, then he that had received the 5 talents went and traded the same and made them other 5 talents. Yung isa naman is nag-double din yung kanyang talent. In Matthew chapter 25, verse 17, it says there, and likewise, he that received 2, he has also gained other 2. So, ganun yung pamaraan, tumanggap yung 2 ng nakinabang ng ibang 2 pa. And the third one is that he buried his talent. Sabi dyan, but he that had received 1 went and dig an earth and his Lord's money. Kita mo yun? He took them and he hid them. He was cautious, conservative. He said, I'm going to play it safe. What if yung mga miyembro ng simbahan na to maging conservative when it comes to utilizing their talents? What if sabihin ni pangalan to, J-Lord, di ako magta-trumpet, doon lang ako sa bahay. Di ko gagamitin yung talent ko. What will happen, right? Tandaan niyo, you always give an account sa Panginoon. Kaya dapat kung anong talent na meron ka, you really have to make use with that in serving the Lord. Hindi na siya nag-venture. Nothing gained. He sat on it. Alam mo, tingnan mo yung mga generous na tao. They're even blessed by God even more. Right? Si Ma'am Lisa, tingnan mo, sobrang busy sa trabaho, pero tingnan mo sa finance ministry, busy din. Sila yung nag-host ng camp, busy din. Lock bang ang kamay ng Panginoon para i-double niya yung talent na meron ka, Ma'am Lisa? Diba? God is even blessing her more. Same thing sa mga tao na hindi nila ginagamit yung talent nila para sa gawain ng Panginoon. His Lord answered and said unto him, the wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strewed. Thou oughtest therefore to have put money to the exchangers, and then at my coming I should have received my own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. But sabi, you wicked servant. Diba? Take out, tatanggalin ng Panginoon yung talent na meron ka. Alam mo, pag sinabi natin parati na wicked, ito yung mga taong nakakagawa ng kasalanan, katulad ng rape, ng murder, ng abuse, diba? Or anything. Diba? But you know what? If you are not making an effort na gamitin yung talent mo para sa gawain ng Panginoon, that will make you also a wicked person. Sabi dito. He said, it's wicked not to use the talent that you were given and make a difference in this world. Never make a contribution to bury it, to put it out in the sight and pretend
It's not in there. Kaya kita mo, di ba, if you have calling from the Lord to serve and be part of the ministry, do that. Huwag mong itago yan kasi alam mo maraming tao makikinabang sa'yo. Maraming tao na matutulungan ka. You cannot please God by just playing it safe to use your talent. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to what? Please God. Without faith, it is impossible to please God. You know what? When you play safe, pag sinabi mong play safe, kasi ito yung kinakalculate mo yung bawat galaw mo. There's nothing wrong with that. Ha? You're being conservative. You're being making things right in everything that you do. You plan out things. You do a measurable, smart, ang tawag namin dyan, smart, specific, measurable, attainable, time-bound goals, no? So, when you do that, okay lang naman. Pero yung sabihin mong, ay, hindi ko to gagawin kasi feeling ko hindi ko to kaya eh. Tama? Alam mo, one lesson that we learned about in our finances ng wife ko, no? We really learn to stretch out our faith when it comes to giving to the Lord. Hindi nakabase kung anong meron ka for you to make a commitment to the Lord. Because it is the one who God would just fill in so that you could give more to the Lord. Kasi you have that faith eh. You know what I mean? It's quite impossible for you to achieve it because, but by the grace of God, you can achieve it because you have faith in the Lord. Gagawa ng paraan ng Panginoon yan. The second insight that God would rather have you try to serve Him or make an attempt at least and fail flat on your face rather than doing nothing at all. Tama? Yun yung mga taong may full of regret sa buhay nila because sinasabi nila na sana ginawa ko to pero hindi ko to nagawa. Wala ng spark, wala ng enthusiasm that would really like to have there. Why? Because the reasons happen to our life is that we start to play it safe and sit on sidelines and become spectators and afraid to contribute, not are using our talent the way God intended, leaving ourselves not involved in the service to others. Alam mo, nagiging boring na yung buhay mo because of that. Tama? Wala nang excitement. Wala nang kailangan kang gawin na i-achieve. Alam mo, you just really want to be stagnant lang, yun na lang. Yung parang, ito lang ako eh. Ito lang yung kaya ko eh. Ito lang yung bibigay ko. Tama? Alam mo, sa akin talaga tong lesson na to eh. Kaya di ba na sabi ko sa iyo, una na ako natutunan. Because if you're on the laurel lift already, you would just say that, ah, I'm okay. Di ba? I achieved this already. I will just settle on this. Okay na ako dito. Hindi na ako gagawa. Hindi na ako i-improve yung sarili ko because I'm already okay in here. It's time to move in ministry. Why it's sometimes we find ourselves sitting on sidelines? Why do you think? Okay, so sa next principle natin is, ano number one? Authorized by God. Allocation from God. Accountability. Application. And number five is affection. Principle of motivation. Alam niyo guys, this is one thing na dapat meron tayo, no? Yung sinasabi nating pastor. Look for a person that will motivate you. May role model ka, may tinitingnan ka, may nilulook up ka. In Matthew chapter 25, verse 25, it says there, and I was afraid and went and hid the talent on the earth, lo, there thou hast that in is thine. At ako'y natakot, at ako yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo, narito na sa iyo ang iyong sarili. If it is fear
that keeps me from using my talent. The man who buried his talent said, I was afraid and I went out and hid your talent in the ground. Do you think si Preacher Mark at saka si Brother Breen, kung hindi nila i-unleash yung strength and capacity nila na maging abogado, they could just easily stayed on the sideline. Tama, Preacher Mark? Oh, kita mo nag-approve siya. Grabe ang hirap kaya. Try niyo mag-law. Tama, ano, Mark? Oh, kita mo, Gabi, nag-agree siya. Si ano din? Pwede ka namang medtech na, tama? Oh, tanong mo sarili mo, ba't ka pa nag-doktor? Diba? Parang pinokpok mo yung sarili mo. Right? So, sobrang hirap. Because there's this fear eh. What keeps you from developing your full potential? Fear. Ayaw mong i-develop yung full potential mo kasi takot ka. What keeps you from becoming all God wants you to be? Fear. What keeps you from building in your life a legacy that will last in eternity? Fear. Takot. Alam niyo guys, normal na may takot. Tama? Pero, tandaan niyo that we have a greater God that would make us overcome that fear. Amen? And this fear, may three distinctions yan. There's a three kind of fear. Number one, self-doubt. This is the fear that keeps most people locked in a prison and keeps them from developing their potential. Sino dito may self-doubt? Taas yung kamay. Taas yung kamay. Taas yung kamay. Oh, yan. Lahat tayo may self-doubt. Tama? They say, I could never do that. I'm not just qualified. Siguro may tinap dito sa camp, no, na ikaw maging ganito ka. Hey, kaya ko ba yan? Parang hindi ko ata kaya yan. Hindi ko gagawin yan. Sir, hanap ka na ng iba. Hindi na ako. Parang hindi ko kaya yan. Tama ba, Preacher Joshua? Brother Joshua? May ganun ba? Oh, yan. May mga nagsa-self-doubt. They have all these doubts. Because it is the fear of failure. Tandaan niyo parate na ganun yung magiging reservations natin. Meron tayong mga self-doubt. Ayaw natin na kapag ma-fail tayo, we'll be embarrassed. Nakakahiya kaya magkamali. Try nyo. Try nyo talaga mag-recite ulit with action. Diba? As mini-video pa. Oh. Kakatawa talaga yun. Pero alam mo, yun yung talaga yun eh. Tama, diba, Preacher Raju? Oh. Doon ka kasi natututo eh. Ay, hindi ko talaga ito gift. Oh, na-realize ko. Kaya sabi ko, galingan ko na lang talaga sa susunod. Maging leader ako para hindi na ako maging part ng ano. Na oh, diba? Oh, you could just laugh it out. Kasi it's normal, diba? Normal yun eh. Doon ka nag-grow when you made the mistake. I've learned that failure is not fatal. Alam niyo, doon kaya nga maganda church, no? You expose already on yourself sa mga camp natin. Kasi nabibuild na yung mga ego niyo doon eh. Kasi tayo dito, walang magja-judge dito sa'yo. Kumbaga, kung sa Itbulaga, bawal ang judgmental. Alam mo, sa church na to, hindi mga judgmental mga tao dito. Tama, Brother Hamed? Walang magja-judge sa'yo. Si Tita Ruby pang bait-bait niyan eh. Walang kapintasan yan si Tita Ruby. Hindi kayo i-judge niyan. Diba? So alam niyo, no, lahat ng mga campers natin dito, pag in-assign kayo na ito yung role, ito yung gagawin niyo, well, in fact, ang Hebrews nag-prepare ng mga major awards para sa inyo. Tama? Best actor, best actress. O baka kayo pa yung manalo niyan. Diba? So you don't let na you have self-doubt kayo sa mga sarili ninyo. Alam niyo, si Pastor, may one instruction siya sa mga staff. Ma'am Josie, correct me if I'm wrong. Sabi ni Pastor, dapat sa staff, kahit papano, may isa kayong major failure a week. Right? Kasi kung hindi kayo nagkakamali ng isang major failure in a week, ibig sabihin, you're not growing. Kasi you're not putting exciting things sa mga ginagawa niyo.
wala na kayong try na ginagawa na to improve yourself. Right? So yun yung titingnan natin doon. Yun yung gustong ipagawa sa atin na pastor, na we really want to expose our things, a lot of things, so that you will have a failure. Kasi kung wala kang failure, it's a no-no. It means that you're not growing and learning. Fail as a parent. Fail as a partner. Fail as a professional. Kami, alam mo, kahit gaano kagaling ni Kari maghanap ng ugat para mag-inject, no? There's always a time na nagkakamali siya. Kaya yung favorite verse niya yan, 1 Corinthians chapter 2, verse 6, right? Kasi you know what? If that is the fear na sa mind mo, mawawala ka talaga sa focus. Ako lang yung taga-boost sa kanya, taga-pray, Yabi, kaya natin yan. Alam kong mahirap, kaya mo yan, di ba? Si Pastor Benny yan, deputy speaker yan, kaya mo yan. Prinsesa yan, alam ko bawal ka magkamali, kaya mo yan. You know, it's so hard. In every difficult situation, pwede mong hindi talaga gawin kasi you have that fear, you have that self-doubt. Because next week, you'll be a better parent, a better partner, a better professional. It's learning through the failure. Ako, no, bilang isang manager, I'm still learning a lot of things. I'm still trying to improve my things. I have my criticisms, may mga recommendations, mga sinabi, ito yung kailangan mo gawin, ito yung kailangan mo improve. Diba? Ako talaga, to be honest, I always check myself and evaluate myself na, dito na naman ako nagkamali, dito na naman yung kulang ko, ito talaga yung weakness ko. Ano kaya ang kailangan kong gawin dito? Ano kaya kailangan kong improve? Kasi if you don't do that, you would just settle down lang on simpler things. Don't let self-doubt keep you down. I'd rather attempt to do something great and fail than attempt do nothing and succeed. Pwede. Nakikita nyo naman, si Kari, always awardee. Nandiyan naman yan, forever, consistent. Pwede na yan. Kayang-kaya na namin, kahit nakapikit pa kami, kayang-kaya na namin yan eh. Pero do you think yun ba yung will ng Panginoon sa amin to settle on that level? Diba? With all the lesson na pinupukol sa atin ating pastor, we will settle for less? Alam mo, si Ate Marlene, nakakatuwa yan, ano? Yung nagtayo sila ng business niya. Sabi niya, sir, hindi ko skill yung pagbenta ng ganyan, yung mga styrofoam, mga suka, mantika, di ba? Hindi ko gift yan eh. Sabi ko, alam mo, sabi ko, try mo lang, Ate Marlene, blessing yan ng Panginoon, opportunity yan. Gawin mo to, ito gawin mo, gawin mo. Look at them right now. They have 2 blocks ng store nila. And their business is growing. Puno yan yung store nila. Oh. Kasi yung mga customer na bibili ng gulay, sa kanila na rin bibili ng pansit, ng styro, lahat ng mga pangangailangan nila. Praise God for that. Amen? If you let yourself doubt, hindi ko to kaya, Sir Jabe. Oh. Walang mangyayari sa'yo. Diba? But look what they have right now. He improved herself. In her level, ah, si Ate Marlene, di graduate ng ano yan, marketing. Hindi graduate yan ng business management. Walang seminar yan. Hindi yan kumakain kung saan-saan para lang mag-seminar. But look at them. Diba? Kasi doon mo makita, when you have faith in the Lord, everything follows. Amen? Number 2 is, aside from self-doubt, self-consciousness. Ito rin, very common to, yung self-consciousness, no? Let's say that you are good in singing. But you've been self-conscious. Kailangan nakaplastada to dito sa nota na to. Magaling ako sa mga notes eh. Kung nai-hit ba yung mga do-re-mi na stuff na level. No? C5, tama naman ba ako? C5, joke lang. Daan ni no. Natawa ko sa sarili ko. C5. Tama ba? May C5 naman ba na note ni Nang Ruby?
Ha? Meron, meron. Akalye, tama. Ayun nga eh. Sabi ko nga ba, mali ako eh. Kaya talaga hindi ko gift yung singing eh. Ikaw to, si Doc Jenny kasi singing yung... Pag nakikita ko si Doc Jenny, singing parati yung nagiging epitome ng description ko. I mean, sa self-consciousness, no? You just always want na kailangan ikaw yung nag-outshine. Kailangan ikaw yung pinakamataas. Kailangan bago yung damit mo. Wow, grabe. May mga ganong requirements. Sobrang self-conscious mo naman. You know what? You don't think what other people will say to you pag nagsiserve ka sa gawain ng Panginoon. Because we have one audience and that is the Lord. Amen? Kaya dapat when you share your talent, your performance, your task during the camp, you do it for the Lord. Amen? Kaya hindi tayo mag-aaway-aaway sa camp. Ha? Oh. Kasi ginagawa natin yan para sa Panginoon. Same thing, our pastor wanted you to be part of a lot of ministries na meron tayo dito sa simbahan na to. Amen? That is our goal. Hindi tayo maging self-conscious. Anong sabi dito? The fear of men in Psalms, Proverbs 29 verse 25. The fear of men bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. The fear of man is a snare, a trap. Diba? Alam niyo, kakapanood niyo ng mga competition, yung nagja-judge. Ito ka, nakamali ka, dapat ito yung gagawin mo. Wrong song, wrong piece, song of choice yung ginawa mo, di ba? Lahat na lang ng pamintas, ginagawa nila. So ikaw, nagiging conscious ka na doon. Ay, ayoko nga sumali ng choir, baka pintasan din ako eh, ayoko yung ganyan. Oh. So it's a trap. So wonder why you keep developing because you wonder what will other people think. The moment you put out your singles on somebody to throw rocks at it, the moment you attempt anything in life, somebody going to criticize it. Alam niyo, one thing that I've learned para maging successful sa isang buhay is that you will not be self-conscious of what will other will tell you. Why? Because that will limit your action, your goals, your dreams, your plans of what other people will tell you. Amen? Anong sasabihin niya sa'yo? Kaya ba ni Roland yan? Mukhang hindi niya naman kaya yan. Walang mangyayari sa kanya. Tama? Kasi nakabase dun sa sinabi niya yung gagawin mo eh. Lahat ng actions mo nakabase sa sasabihin ng ibang tao. Eh yung ibang tao na yun, wala kang marinig kundi pamimintas lang. Hindi siya nakaka-encourage. That will limit you. Ay, si Faye, ganyan yan si Faye. Ay, wala yan. Si Steph, ah, magbo-boyfriend lang yan. Hanggang dyan lang yan. Oh, kita mo, nag-agree siya. Try mo, Steph, di ba? You know what? Because naka-anchor sa ibang tao, sa critics, ano nga sabi ni Pastor, critics will just clarify you. It will not define who you are, but it will just clarify you. So why will you be afraid of doing something because what will other will tell? Imagine if our pastor just limit himself with the criticism na natanggap niya. Do you think we have this building? Ano sabihin sa kanya? Bago pa lang kayong church, magtatayo na kayo ng malaking building? Do you think nakatayo tayo ng building? Eh what if kung nakinig siya, sa ano na, ang tent lang kaya niyong gawin. Tapos nagka-tent ka, sasabihin naman mga ibang tao, 10 years na kayo, tent pa rin yung ano nyo, simbahan nyo. Diba? Lahat ng tao may sasabihin sa'yo maganda man or mali yung ginagawa mo. Better do it because we have one audience and that is the Lord. When you make decision, ganun dapat. You could not please everybody. You will have to make a decision. O, sabi ko, ito yung promo natin, ito yung gagawin natin. Others would just drive on it, others will not. If it fails, it falls down on me because yun yung ginawa kong decision eh. Tama?
May kakagat yan, may hindi kakagat. Ganun talaga, that's life. When you make your decision, wala kang kailangang ano, wala kang tao dito, wala kang reservation. You do it all out. And when you decide it on your own. Na kung saan with self-confidence ka, by the grace of God, sa gabay natin, Pastor, ito yung kailangan mong gawin. Ito yung gagawin mo. Amen? If you had a leadership ability and you hold on to it, imagine what will happen. Like for example, sa camp, pwede kang tumulong sa mga leaders mo, hindi ka tumutulong. Pwede ka palang makatulong, tama? May mga ideas ka palang maganda. Kaya yun na yung mga practice natin na ginagawa, tinuturuan tayo. Na-expose na natin yung mga talents natin na kung saan we could make use out of it. You are not called to be the best in the world. You're called to be the best that God made you to be. Amen? Alam niyo, tandaan niyo yan. Aabot kayo sa level na ganyan. If you learn to trust in the Lord. You are not called to be the best in the world. But you are called to be the best that God made you to be. Alam niyo sa industry namin, sa financial industry, alam mo talaga kung sino nangunguna eh. Mga Chinese. Tama? Nakita niyo naman kung yung conglomerate pa dati, yung SM, kung hindi yan nahati-hati, sila naman talaga yung pinakamayaman. Sa industry namin, ganun talaga. Sila yun yung namayagpag, sila yun yung nagna-number one, sila yung forever na nandyan. Paulit-ulit na yun yung mga pangalan nila. Nakatatak na yan. 10 years, 5 years, 10 years. Sila pa rin hanggang, hindi ba magbabago yan? Parang spectator na lang kami parati. That is always my reservation, our reservation namin mag-asawa. Kapag nakikita namin yung mga same old names nila. But you know what? When we did the right thing for the Lord, na kung saan sabi ng ating pastor, you have to seek your excellence, do your best for the glory of God. We just did it. We just do it. Later on, naging ka-level na namin sila. Anong tawag mo dun? Grace ng Panginoon. Amen? We have that faith in God. Now we didn't doubt ourselves that one day we can be there. Amen? You could reach to that level to become part of the world's best in everything. Kaya mong lumevel dun. Kaya mong umangat dun. Imagine if we just limit ourselves to be like this. Hanggang tingin lang kami sa kanila. Chinese na lang ba? Sila na lang ba? Forever na lang ba pangalan nila dyan? Ngayon, they would always tell us, oh, power couple, si Carrie, si Jabez, we're just always, ah, sila kasi ganyan yan sila eh. But you know what? They know naman the reason why we're being blessed by God eh. Because we learn to serve God, because they know that we have a God can do impossible things. Amen? Yun naman yun eh. That we can do all things through Christ who strengthened us. Yun naman yung life verse namin. Yun naman yung in-apply namin. Kasi yun yung pwedeng mangyayari sa inyo. You will be the best version of yourself for the glory of God. Amen? Kasi if we cannot achieve those kinds of awards, we cannot give much also to the Lord. It coincides. As we seek excellence for the Lord, we are well compensated and our compensation, we will use it for our givings. That how equates it. Because God called us to be the best that God made you to be. Our question is always, sila ba may mga Diyos yan at sila yung parati na mamayagpag dyan? Tayo may Diyos tayo and yet you are not top in your class? And yet you're not top in your industry? Try
to ask yourself, am I good enough? Am I doing my best for the glory of God? Am I going to limit myself on this level? You know what? If I have one regret in life is that I did not do my best when I was in college days. Kaya nga natutuwa ako sa mga estudyante natin dito sa GTBA na they're doing their best while they are in school. Kasi later on, that will have an impact sa karir ninyo, sa character na meron kayo when you do that. Babalikan kayo niyan, lalo na kapag magaling kayo sa mga computer classes ninyo. You would use that. Lalo na pag magaling kayo sa math. Pag magkumpyuta na kayo dyan ng mga milyones, eh, anong gagawin mo? Hindi ka marunong magpindot ng calculator ng mga milyon-milyon. Diba? So, do your best for God's glory. Okay? Number one, ano nga? Self-doubt. Number two is self-consciousness. Okay? And number three is self-pity. Yan, ito talaga yan. Self-pity. Self-pity is, I have failed in the past, so I'm afraid I'll fail again. So I'm never going to try. Alam niyo, guys, this lesson also implies to me, our family doesn't have also a perfect situation that we don't have failures. Maganda lang yung pag-project namin. Marketing strategy lang yan. Pero we experience failures in every aspect in our life. One thing is that we opened a clinic. We investment almost 200,000, I think. Nagka-pandemic, klinose namin yung clinic. 200,000, wala na, bye-bye. Alam mo, so kung isipin mo, grabe, ang laki naman yung job. 200,000, yeah, totoo. Pero you know what? We will not wallow up on that self-pity. Iiyak ako kay Ninang Didit, nalugi po ako 200,000, baka naman, pahingin naman ng 50,000. Never. Because we didn't wallow up in our self-pity. Tinuruan tayo ng pastor na we have a great God that could overturn things. I did my best when during the pandemic. Kahit nagsara yung clinic namin, ginawa ko yung best ko kasi nurse pa rin naman ako, hindi naman mawawala yun eh. Nag-service ako. Service. Lahat ng klaseng service. When it comes to my medical profession, I earned 10 times of 200,000 last pandemic of what I lost. Of what we lost. Nawalan kami ng 200,000. 200,000 lang yan. Kung iniyak ko yan, hindi na ako nakapag-focus, hindi na ako nakagawa ng isang bagay na pwede ko pang gawin. Nurse pa rin naman ako, hindi naman nawala yung lisensya ko, pwede naman ako mag-swab. Pwede naman ako ito gawin ko. So I earned 10 times of the money I lost. We were still able to finish our commitment. We were able to give at least more than 500,000 last year for first fruits. Diba? So sobrang blessing yun ng Panginoon na makita mo na, Lord, hindi namin hinighlight yung problema na pinagdaanan namin. We learn to have faith in you. We learn to have trust in you. Nagkasakit si Kobe when he was delivered. Birthday niya, nagpa-pop up sa timeline ko. We spent more than 500,000 of his hospitalization. And yet, that year, 2020, we're still able to give almost 500,000 for our first fruit. We are able to finish it. I am not saying this because we are so great. I am saying this because we learned sa lesson na tinuturo natin, Pastor, na you don't wallow up on your self-pity. Na may problema ka, may pinagdadaanan ka, you will just tuck it down because na problema ka. Do you think it's just easy you're going to swipe 100,000 a day in the hospital, Ma'am Ruby, na experience mo, ICU? Si Kobe, ICU, 16 days. But you know what? We didn't wallow up with our depression. Well, in fact, we learn from our pastor
telling us that you have to stand up, have faith in the Lord, finish your commitment. So we did. And the rest is history. Amen? And you know what? The same year that I'm experiencing with the same struggle like this, kaya that's why paulit-ulit yung lesson na meron tayo. That we will have overcome those self-doubt, self-consciousness, self-pity, because the same year, I'm also experiencing this kind of struggle also. Sobrang dami namang problema, kailangan ko na naman to, ito na naman ba yung gagawin ko? Well, I just being reminded by God as I listened and I pondered with the lesson that our pastor is giving me. Because I'm also on the bridge of giving up. I'm so tired. I have different roles and a lot of things that I have to do. But you know what? When I pondered upon the word of the Lord, it gives me joy, it gives calmness in my heart that I can do this by the grace of God because I have one audience and that is for the Lord. And I want to be a blessing in the ministry so that we could give more and finish our commitments. Amen? It's quite hard. Especially this time, mga businessman ngayon, mahirap. That's why we need to do our best in serving the Lord. They both committed the same sin. They both denied Jesus in the church. In the crunch time, right before the cross, both of them did exact same thing. They betrayed Jesus. They denied Him. Look what had happened to Judas. Do you want that kind of life that you deny the Lord? You just want to wallow up with your depression? Pwede bang gawin, sabihin ni Tita Ruby, grabe yung pinagdaanan ko, hindi na ako maging part ng camp. Pero look at it, nakita ko doon, paakyat na ako, papractice na kami. Diba? Nakita mo yun? Ikaw, anong pinagdadaanan mo? Ba't ang arte-arte mo? We are in the same boat. All we have to do is just do our best in serving the Lord. We can be used by God no matter who we are. Moses was a murderer. David was an adulterer. Jacob was a massive business failure. And yet, God still used him. Abraham was such a coward that he told his wife twice, "Tell me you're my sister so that they won't kill me to take you." Isn't going to happen today? Yet God took everyone this, picked them up, cleaned them off, and used them in great, great ways. Amen? You know what? When I evaluated myself, Lord, ito pala yung pinagdaanan namin. Ito pala kami. Pero you know what, Lord? You can still use me. Such a comforting word. Amen? Because you learn to seek the Lord eh. You learn to read His word. Hindi niya i-judge si Sir Bonnie sa kanyang pinagdaanan in the past. Well, yet God will give him more opportunities that God will use him so that he could advance the kingdom of the Lord. That he could be a partner sa ating pastor. That he could be a best father sa kanyang mga anak. You know what? God used people with hang-ups. God uses people with checkered past. God uses people who have insecurities. God uses people who don't have it all together. You know what? That is always I view myself. Not on the point na parang fake humbleness, no? Pero alam mo, dapat ilagay mo sa sarili mo kasi you are just bought with a great price, and that is the blood of Jesus Christ. That you have no reason to be proud. Na kung saan na makakalimutan mo na yung Panginoon because you think you achieve those things because of yourself and not from the Lord. Amen? Diba kanina, yun yung pinapakita natin, ang lahat ng to ay sa Panginoon. That's why you just remind yourself na ito ginamit ng Panginoon.
sila pwedeng gamitin. I'm about to open again a business and I always thinking like lately from weeks and days, do I really have to do this? Do I have to do this? Ito ba yung kailangan kong gawin? I failed on it. Do I still have to do it again? What's the sign, Lord? Help me, Lord. What I mean? Ang hirap eh. Pero you know what? Ang sabi ng Panginoon, just do it. So I just prayed and said, okay, I'll do it. Kaya. Kayanin. Tama? Ganun talaga eh. Life is just like that eh. If we will not do it, we could, maybe we can still finish our commitments. But we could not able to give more to the Lord kung ilimit na lang yung sarili namin for that. Hindi na kami makakapagbigay na mas mataas pa next year. Hanggang doon na lang yung level namin. There are a lot of sacrifices. You know what? I have this 1,000 peso here. Thank you sa nagpahiram. Diba? Just think about this 1,000 pesos, no? Kung i-crumple ko siya, may gusto pa rin ba kumuha nito? Gusto pa rin ba ito, Leah, 1,000? Ay, ayaw ni Leah, ha? Ikaw, Ayesha, ha? Ikaw, ano, gusto mo pa rin? Oh, si Adrian, iba talaga pag mga lalaki, no? Ha? Si Kuya Victor, gumagano na akin, di ba? Do you still want this, yung 1,000 na to? Same thing din sa buhay natin, eh. Maybe we find ourselves wala ng value kasi sa dami ng kasalanan at pagkakamali ginawa natin. Tama? But you know what? God loves us so much that He gave His Son, Jesus Christ, and bought us with His precious blood and forgave us from our sin. Amen? Tama hindi? So dapat parang 1,000 pesos tayo. Kahit anong mangyari sa buhay natin, nagkamali tayo, nag-fail tayo, we can will always go up. Lord, kaya ko to in Jesus' name. I'm talking to myself also. We can still go up. We can still bounce back. We sometimes made a mistake, but we still have the opportunity because God gave us the opportunity. Amen? We have these principles that we can use so that we could glorify God. Amen? Oh, Brother Breen, kailangan ba to? Oh, lapit ka. Lapit ka nga. Oh, ibig sabihin, kailangan pa ba natin to? May value pa ba to, Brother Breen? Oh, yun. Oh, para to sa Monday edition. Yan. Sa lahat ng umattend ng meeting, lagay mo sa mga comfy nila. Okay, ha? So, yun. Oh, yung mga attend ng meeting, ha? Alam niyo na, kay Brother Breen na kayo pumunta. Kaya binabantayan kaya kayo ni Brother Breen. Sabi ko, sino umattend? Oh, yan. More. More. Siyempre, yung misis ko, hindi magpapatalo yan. Anong edition ng misis ko? Wednesday, oh. So, umattend na meeting, meron din. Si Ayena nung edition. Oh. Oh. Comfy muna yung babayaran. You know what I mean, diba? So, that is our life, no? Alam mo, ang ganda ng humility ng pastor natin na pinakita niya na he failed, but look at him right now. He was able to bounce back. If there's a person that we really look up to, that is our pastor, who is doing his best for the glory of the Lord. Same thing with my parents. They're so humble enough that until their years right now, they are still serving the Lord. Because no matter experiences na meron ka, bad or good, we still have time and opportunity to make out of it and serve God. Amen? There must not be come to a point in our life that you would blame others of your failures. That you would blame others why you're not serving the Lord at your best. I think pinipigilan ako ng nanay ko eh, kaya ganito eh, ganyan eh. No. Who are you blaming for lack of serving God? Who are you blaming for your unhappiness? Who are you blaming for not being in the center of God's will? Baka sinabi mo, pag ito na pangasawa ko, magiging great Kristiyano ako. Pwede din sabihin mo na, pag ito na pangasawa ko, talagang sobrang yaman ko, di ba? Pag iba yung naging parents ko, siguro maganda yung buhay ko.
there was a question this in your life, money. Have you questioned yourself about this? Sana kung hindi ako dito nakatira, if this don't have an environment, I think we have a good life na mga kapatid ko. If I had gone through a divorce, I had a different brother and sister, if I have a different child, maybe I would have something in my life. May mga ganun ba kayo na resentment sa buhay niyo? Quit blaming other people. You are close to God as you choose to be. No more and no less. You know what? One thing that this church is being blessed by God because we have that kind of pastor na kung saan he was really eager in serving the Lord. That no matter trash or garbage yung binato sa kanya, he was able to stand up and cope with it and do his best na maging Bible Baptist Church of Pasay. Amen? Same thing with the members of this church who remained faithful in the Lord despite of the challenges na meron sa buhay nila. It was an easy thing for others to be here despite of all the struggles and challenges na meron sila. But you know what? You must move against your fear. You must do anything that fear will be gone out. You must move against your fear and you must make a contribution helping others with the talents that God gave you. Amen? Okay? Lapit na tayo. 5 more minutes. Number 6, administration. Matthew chapter 25, verse 28. Take therefore talent from him and give unto him which hath 10 talents. Okay, so this is the principle of administration. No character, no competence will lose what God has given. If I don't use it, I lose it. Alam mo, when I saw this part, that triggered me to take the opportunity of doing something new in our life, kami mag-asawa ni Kari. Because I might lose that opportunity if I won't grab it. Yes, mahirapan. Yes, another investment. But you know what? The opportunity that has given to you, mawala, diba? So better try. The master says, take the talent from him, you didn't use it, and give it to the one who has 10 talents. Have you ever noticed this in life? The people who are more talented seem to get more talented. And people who don't really have the whole lot going, for them seem oftentimes get less. That doesn't sound too fair. Nakikita niyo yun? Pero ang dami naman na niyang sinasabi ni Jabez, meron na naman siyang ganyan. Pero nang si Brother Allen, may ganitong business, tapos ganito na naman yung business niya. Si Doc Jenny, may clinic na, magpapatay pa ng ospital. Grabe, yaman. Diba? You know what? Nakikita mo yun? Na-notice niyo yun? Why is that sometimes persons who got one talent, all of a sudden doesn't have any talent? Because they didn't use the one that God gave them. This is a universal principle. Kaya makikita niyo yun. If God has given you the opportunity, make sure to give out best for it for the glory of God. When you earn something, give your tithes to the Lord. When you earn something, give back to the Lord. Finish your commitments to the Lord first. Alam nyo, yun talaga yung talent namin ni Carrie eh. We know really how to budget ourselves. Kami talaga, afford naman talaga namin mag-travel eh. But you know what? We do our best so that our travel will be free. Rewards na lang sa amin yung travel. Imagine, if we earn 1.4 million by end of July, we will be going to Korea free with pocket money of 50,000 pesos. And right now,
we are on that pace to hit those target. Nakikita niyo yon? Because what you do will make an effect sa'yo. That's a general principle. If you don't make use of that talent, kasi alam niyo anong ginagawa namin? Unang-unan talaga namin sa spending namin para sa Panginoon. We don't have budget for travels. Believe me. Wala kaming budget dyan. Our movement of our money is just commitments for the Lord. And for the future of Kobe. Yun lang yun. We live a very simple life. Gagalaw man yan ng malaki yung mga bank accounts ko dahil sa offerings lang namin. Yun lang yun. Kasi that's how you view it. It's a general principle eh. We want God will be blessed us so that dapat maging good steward kami sa money na binigay niya. Compute ko yung nagastos namin sa Boracay. I think we just only spend 4,000 or 5,000 for a Boracay trip. Mas malaki pa yung hinulog ko para sa tarp. Sobrang simple lang ng ginawa namin doon. Ganun lang. Kasi that's how you will be blessed by God when you learn how to manage your talent really well. When you learn to you manage your finances really well. Your money, if you don't invest it, you're going to lose it. Pag hindi mo yan ginagamit para sa gawain ng Panginoon, you will lose that money. Habang buhay ka pa, ibigay mo na sa Panginoon yung mga commitments na meron ka. Alam mo, kaya hindi kami nabibigatan na para tapusin yung mga first fruits namin. Every month, nagbibigay na kami. May budget na kami dyan kung ano ibibigay namin. So that by the time of October, November, December, konti na lang yung bibigay namin, matatapos na namin siya. It's just easy for us to say na, oy, medyo may travel kami, gamitin mo na namin dito, babawiin ko na lang next month. That's not how we think about it. Same thing why we wanted to open something because we want next year, okay pa rin yung mga commitments namin, kailangan pa namin magtrabaho ng todo. Magtrabaho ng todo. Take note of the word. So that we could give back more to the Lord. Your mind, if you don't learn to think, you don't use your mind, you lose your mind. Gamitin mo yung utak mo. Think about things, how you're going to make an improvement para sa camp. Think about things na you would make things na kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. That's true in area of life. When you don't use it multiple times, you'll lose it. You'll lose it. Here's the secret. Whatever you need tomorrow, take a little of what you've got and start using it in serving other people unselfishly. And God will multiply you. I promise. I don't have time to serve other people. But when I learned to give time to other people, God gave me more opportunities. Maybe, sabihin mo, ay, parang ganyan, wala naman akong time sa Sunday, eh, sobrang busy ako. But when you give time to the Lord, God will give you more opportunities. I don't have time to get all things. I need to be done. Why? Because God never meant you to be selfish. God wants you to spend your time to other people also. Alam mo, yun yung natutunan ko this pandemic. Yung mga doktor natin, yung mga nurses natin dito that really help in investing their time and effort during the pandemic, walang bayad yun, walang sweldo yun eh. Pero look at them, naghihirap ba sila? Nahihirapan ba sila? Thus, God didn't reward yung mga sacrifices na meron sila. That's how you do it. You give your time. Alam mo, mahirap yan yung mag-minister ka. Pumunta kayo sa mga Bible study ninyo. Mag-soul winning kayo. It takes you a lot of time, effort, and energy, and even your pamasahe with all the mahal ng gasolina and all. Tama. But God recognized that.
Because when I give 10% part back to God, God takes the other 9% and make it stretch further, and it would have it kept 100% myself. That is true with your time. That is true with your talent. That's true anything in life. If you don't use it, you will lose it. The way you get more is you invest what little you've got. You don't have enough time in your life, you really need to start serving because you're out of balance. Yun yung sabi ng pastor natin, nagkasakit siya. Huwag mo akong gawing baldado, Lord, kasi I will still serve you more. If you're done with me, then you're done with me. So same thing with our life. Hiram lang yung buhay natin dito, bigay na natin yung best natin. You have to have a volunteer service. Is there any area of your life where just volunteering service and get nothing back? If not, you're out of balance. Dapat may volunteerism tayo dito sa naginagawa sa buhay natin. Yung mga drivers natin, nagda-drive yan ng libre. Yung mga choir members natin, kumakanta yan ng libre. That will make you have a balanced life. And last is acknowledgement. Principle of compensation and reward. In Matthew chapter 25, verse 23, his Lord said unto him, "Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things, I will make thee ruler of many things. Enter thou into the joy of the Lord." Alam mo, ito yung pinakamaganda sa lahat, na kung saan na sinabi nating pastor that we have the capacity, the competence equals celebration. There are three rewards that God will give you. Number one is God affirmation. In Matthew chapter 25, verse 23 says here, his Lord said unto him, "Well done, good and faithful servant." Alam mo, ito talaga yung pinaka-comforting word na pwede mong ma-receive sa Panginoon na pag sinabi niya sa iyo na, "Well done and good and faithful servant." That is the only reward na pwede mong ipagmalaki na hindi masisira ng anuman. Number two is God advancement, promotion. In Matthew chapter 25, verse 23, his Lord said unto him, "Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things." You've been faithful with few things. I will charge you of many things. You get promoted, Brother Hamid. Yun yung sabi ng Panginoon. Her promotion come from the Lord. That's why when Brother Hamid told me that he got promoted, it's no longer a surprise to me. Because I know how he served the Lord and being faithful in his commitments with the Lord. Ang daming pastor yan na sinusuportahan. Pero makita mo and maramdaman mo, Brother Hamid, na yung promotion na yan ay nanggaling sa Panginoon. Amen? Si Brother Jap, propromote din. Diba? Everything that happened to us, it comes from the Lord. And that is the one thing that we are looking forward to. And number three is God's acclamation. Celebration. That, ang sabi dito, "You will enter thou into the joy of the Lord. Come and share your master's happiness. God saying, I'm smiling at you." It's party time, diba? Let's celebrate. And God knows how to throw a party. Actually, yun yung pinakamaganda na nararamdaman namin ng aming pamilya. And we realize with all the blessing and opportunities that happening to us, because we know that it comes from the Lord. We didn't come from our pocket. Kasi pag come in our pocket yan, ibig sabihin, in our self-sufficiency, namin siya na-achieve. Pero if that comes from others, rewards and all the recognition, we really say that it really comes from the Lord. Because you know what? God knows how to throw a party. He really wants you to be happy. He really wants you to raise your self-esteem. That is the goal. Then you need to find a place and start making an unselfish contribution with your life on a volunteer basis. Alam niyo, yung church na to,
maraming ministry dito na maging part tayo. MDO, pwede ka magturo sa mga children, Sunday School Lower Department, we have Baptoda, we have Embrace, we have Babsicom, a lot more yung mga ginagawa ni Sister Mariel. Diba? You can be part of it. You know what? I hope that after this preaching and this message, we will go hand in hand and have that dream and goal in life that we will serve God at our best. Samahan natin ating pastor. Samahan niyo ako. That I'll be more encouraged that I can do more for the Lord. Because I see each and every one of you that you are doing your best in serving the Lord. Let the preachers and trustees of this church do its best because you inspire more people to serve God. You will not stop telling them, hey, do this, hey, do this. Mentor people, let's have our discipleship program. Let's get back to the basic so that we can achieve more to the Lord. As members of this church, let's go soul winning. Let's get back to the basic. Let's be partner in serving the Lord with our pastor. Let's do our best. We have a lot of ministries. We can be part of it. We can do our best in serving the Lord. We can invest our time, our talent, and treasure in the Lord. It's not too late. Today is the day that we can make a decision that, Lord, I surrender my life in serving you more in this ministry. Help me, Lord. I request everyone to please rise and come to the altar. And if you want to have that commitment to God, that you learn that you would invest your time, your talent, and treasure to the Lord. Everybody close your eyes. And if you want to have that commitment, the altar is open. And you can pray and talk to God. Lord, I want to be part of this ministry. I want to be a partner ng aming pastor. I want to do this, Lord. I want to give back to you, Lord. Whatever it takes, Lord. I learn to trust in you. I have faith in you, Lord. The altar is open for you to pray.